Kasi di ko masyadong naitatanong sa iyo 'tong mga ito, parang sa tagal na nating magkasama. Mga nakailang championships ka na nga ba sa buong volleyball career mo? Nako, siguro. Nako, okay, wag na natin bilangin, medyo madami. Wow! Almost 70 na. 17. 70? 70. 70. Hindi ko na iisa-isahin, baka kasi 70. In and out of NCAA, almost 60 kasama na. Kasama doon na nag-champion ka as a player? Hindi pa? Kasama na isa. Isa lang naman yan. Ah, isa lang. In and out of NCAA, almost 70 na. Pero out of all those championships, being a coach, syempre iba pa man, mag-usapan natin pagiging playing coach mo. Mm. Pero as a coach, ano yung favorite na championship mo ever? Ay, siguro yung kauna-unahan. Kasi mag-start ako, playing coach ako sa lalaki noon sa San Sebastian. Oo. Ay wala yung coach namin eh. So ako pinag-coach sa babae. Bakit naman wala yung coach nyo, coach noon? Ano ba nangyari? Nagpunta na Australia. Ah, ako yung team captain noon. Team captain ako sa lalaki. So ako pinag-coach sa lalaki. Ako pa rin pinag-coach sa babae. Tsaka sa juniors, ang kaswerte yan, napag-champion ko lahat yung tatlo na yon sa isang NCAA. Yeah, that was the start. Tapos na yung conversation. Wala na masyadong pag-uusapan. Pero, totoo, coach? Hmm. Kaya, very memorable sa akin yung time na yun. Yung high school women's at saka men's triple team. Champion kami ng time na yun. Pero naisip mo, coach, na siyempre, naglalaro ka lang ng volleyball, naisip mo na magko-coach ka talaga? Hindi. Wala talaga sa isip ko. Ay, anak mo, Sus Maria Josep. Wala lang. Parang, wala lang. O Roger, eh, walang coach. Ikaw na humawak. Kasi ever since naman, masyado akong responsable eh. Ako yung mag-aasikaso ng mga bola, ako yung mag-lead pagkakabit ng mga net, tas ako na magpapadrill sa mga teammates ko nung time na yun. Kaya talagang ano lang ako, seryoso lang siguro ko talaga sa buhay. Talaga, coach? Ganun ka palang player? Player ako noon. Eh, wow, hindi ko na-imagine sa iyo, coach, na ganun ka. Kasi nung naging coach ka namin, parang mas madaming nagtatawanan lang. Mm. Yung parang puro biruan. Actually, hindi ko sineryoso yung coaching during that time. Kasi hindi ka pa seryoso nito, pero 70 championships, no? Nung time kasi na yun na nag-start ako, the following year, may nag-offer na ng job sa akin pagka-graduate ko. Ngayon, ayaw akong palisin nung presidente nung school. Sabi nung pare, si Father Leo, so Roger, gusto namin eh. Ikaw uupo sa bench, hanap ka na lang ng assistant mo. Basta gusto namin, ikaw uupo sa bench. Tapos niya, nagtrabaho na ako. Sideline ko yung coaching. Mm-mm. Up to the time na early 90s, nag-decide na ako na career ko na lang kaya itong pagko-coach. Umattend ako ng coaching course, national coaching course. Tapos na saka swertihan, nagtap ako dun sa klase. Tapos dun na yung nag-start lahat. Tapos 1993 or 94, nag-coach na ako sa youth team. Paano yung training mo dati, coach? Mas mahirap nung araw kaysa ngayon. Yung sa inyo pa, hindi pa. Parang hindi ko sure. Parang mahirap pa din. Ako favorite drill. Actually, hindi ko favorite. Pinaka-hate namin drill with Coach Roger, yung poles na tinatawag. So, we have to touch the pole. We have to receive the ball, touch the pole, yan yung pole ng net, and then may itatouch pa kaming isa, tapos may itatouch pa kami, may itatouch pa kami, bago ulit kami pumunta sa pila, tapos magdidig ulit kami, tapos iikot ulit kami. Good 30 to 45 minutes yun lang yung ginagawa namin. Marami. It's tiring talaga. Meron pala yung isa, ano yung pinapalo kita ng 100 beses. 100 times. Actually, parang kinalimutan pero, ko na yan, coach. Kinalimutan. Pero nagawa mo yun, ha? Pero, alam mo... Hindi ko maalala. Hindi, pero alala ko, ang gusto ko doon, hindi ka nagreklamo kahit minsan. Hindi nga ako sinimangutan, eh. Ewan ko lang kung pagtalikod mo kung sinisigawan mo na ako sa loob mo. Mahirap lang. Kasi yun pero yung hirap. Time na ano, eh. May challenge kasi sa akin, sa atin, eh. Yun, yung time na yun. Kailangan iangat ko yung status ng Ateneo as a volleyball team during that time. Nung ma-recruit kita, sabi ko, ikaw ang gagawin kong sentro ng volleyball sa Ateneo. Na hindi ganun ang nangyari. More pa. Ay, grabe naman yun. Sentro ng volleyball sa Pilipinas pala. Kasi ano ba gusto mo? Ang coach mo natin yan. Nahihiya ako.
Alam mo kasi, Lai, ito ihingi ko sa inyo ng sorry. Ay. Kasi naman hindi naman. Kasi handpick kita eh. Kasi nga, yung time na yon sabi ko kay Sir Ricky, no, siya yung magiging sentro nga ng volleyball. So, gusto kong sa'yo ma-mold yung mga susunod pa na player sa Ateneo. Sa karakter mo ma-mold. Kasi, ako just imagine, Lai, ang mga player, pag nahihirapan, sumisimangot, nagre-reklamo, nagdadabog. Ikaw never mong ginawa sa akin yun eh. Kaya ako naman, parang time na yon kahit anong pagawa ko rito, hindi naman itong magre-reklamo eh. Hindi, coach. Pero syempre, hindi, before mo naman ako naging player, nakikita mo lang din ako maglaro. Pero ano yung siguro thing na nakita mo kung bakit mo ako na-recruit din? Oh, talagang first time ko tinanong to sa'yo, coach. Naalala mo noon. Baka hindi mo na naalala. Saan kita unang nakita? Alam ko kung saan. Saan? Sige nga. Sa Lipa. Sa Lipa. Oh. Wow! Naalala ko! Tapos kumakain tayo doon. Sa Lomi. Lomi. Kumakain tayo yes. ng Lomi. And it was so ako, coach. Itong perspective ko, it was so random na hindi kasi coach ako nanonood din ng college pa noon na volleyball. So, third year high school ako. Mm. Tapos nasa Lipa, may game kami against nasa Lipa. Ayan. And then, kumakain nga siya ng Lomi. Tapos, nilapitan mo ako, sabi mo, oh, mag-Ateneo ka na. Tapos sabi ko, ha? Saan niya ako nakita? Or bakit niya ako nalapitan? Eh, wala pa akong idea na ng college, ng ano. Tapos after yun, nakalimutan ko na. And then, ayun, dumating nga. Dumating na yung time na. Yung time na. Hinanap ko na yung bahay niyo. Saan ang bahay nila, Alisa, dito? Doon sa unang-unang palayukan. Kumanan ka. Dadaan ka ayun sapa. Na. Ilang sapa ang dadaanan mo, coach? Dalawang sapa. Ganun-ganun yung sasakyan ko. Saan mo si Alisa dito? Paano kaya nakauwi ito dito? Hindi, pero yun nga, coach. Pero, siyempre, yun nga, bakit mo ako, ano, nagustuhan? Ano ba? Anong nakita mo, coach? Alam mo kasi, Lai. Kasi no, high school, di naman ako masyado. Hindi, coach. Hindi ka naman, na nakikita ako sa'yo, parang yung gut feel ko nun, gagaling tong batang ito oh, eh. Oh, grabe. At the back of my mind, sabi ko, kayang-kaya kong palakasin tong batang ito. Nandun yung hinahanap mo, yung attitude sa laro, yung mag-focus sa laro, yung concentration niya. Hindi ka nga pala ngiti sa laro, kanya lang makikita mo yung pagkaseryoso mo. Oo, sobrang parang seryoso. Parang naaalala ko lang noon yun. Nene ka pa noon. Nene days mo pa pero, yun eh. Pero coach, syempre, unang titingnan mga yung skills, di ba? Pag nagre-recruit. So ano yung masasabi mo sa skill ko nung mga kabataan ko? Wala kang receive. Okay. Hindi ka makareceive. Okay. Pero sabi ko until naman, madal. Hindi, maituturo naman yun. Mm-hmm. Kaya sabi ko, or pwede. Kaya nakatago ko buong Ateneo. Ay, naku, dami natin istorya sa Ateneo. Okay, coach. Diyos ko, yung hirap natin. Oo. Coach, na-mention mo nga kanina na siyempre kinuha ka sa Ateneo to build that volleyball program. Mm. Gano'n ka hirap yung journey na yon para sa'yo? Sobrang hirap, Lai. Kasi... Coach, yung naon. Ako just imagine, wala namang player yung Ateneo nung araw. More on sila na makaparticipate lang sa UAAP. I was even surprised na noong the second year, nag-third place. Yes. Sumisigaw si Bea Pascual. Sabi ko, bakit? Coach history. Sabi ko, bakit? 30 years, walang medal ang Ateneo sa UAAP. First medal nila yung bronze na yun. Sobrang hirap talaga yung challenge eh. Pero I did not take it as a pressure. Ano? I took it as a challenge. Paano mo iaangat itong team na ito? Napakalaki naman ng eskwelahan. Bakit hindi makapag-produce ng malakas-lakas na team? Pero coach, syempre hindi